Yung ganun. Tama, dapat hindi lang isa yung pinagkakakitaan. Tayo kasi mga artista ngayon, ang puhunan natin yung katawan natin. Dapat lagi tayong malusog, lagi tayong ready. So dapat, katulad ko, lagi malusog. Malusog! Dahil minsan nag-aalala ka, paano pag nagkasakit kami? Then, nakaparalisado lahat, diba? So, dapat meron ka pang pinanggagaling ang iba pang income. At yun ay business, diba? Pag-iisip ng negosyo. Hindi lang to sa artista, kundi pati sa lahat. Para sa lahat yan, Pero teka, bakit parang ginaganon mo lang yung kamay, yung paa mo? Pwedeng i-quattro mo naman. Kay Ketchup, syempre ang daming pinagdaanan nyo, kanya-kanyang mga struggles nyo sa buhay. Pero isa daw sa talagang magandang impluwensya na nagawa sa iyo ni Joros, yung tungkol sa faith. Wow. Bakit? Oo. Hindi, kasi sobrang yung 360 ng pagbabago ni Joros mula nung kilala ko siya dati. Tapos after nung nakasal siya, kitang-kita talaga na yung pagkakaibigan kung paano talaga siya nagbago. Tsaka mas nanalig siya sa faith ng relasyon nila with God in the center na relations. Akala lang natin palagi dahil nagpapatawa lang palagi, pero he also parang lives by example sa aming mga barkada na, yung may barkada kami halimbawa na medyo, pag nalalasing yan, instead na samahan natin mag-inom, huwag na rin tayong uminom para pwede naman tayong tumambay lang ng kahit na hindi na tayo medyo malasing. So, pinapakita niya sa amin by example. So, parang hindi lang siya nagiging preachy. Bro, pay me on 5. Butang ito, Len. Naiiyak ako nun eh. So, parang ganun. Parang so, mas may small group kayo? Ganun? Na mga magkakabarkada. So, ganun. Medyo suportahan talaga dun sa grupo na yon sa isa't isa. Ang tawag dyan, disciple. Nagde-disciple. Mga apostoles ni Joros. Sa'yo manggagaling. Galing-galing naman. Dati kasi sa ibang, sa dark side ko sila nadadala. At least ganyan sa liwanag. Mas maganda good. Pala sa liwanag. Oo naman. Ayan. Walang maganda sa dilim, ano? Oh. Ang hirap kaya maputulan ng kuryente. May hugot pero, na naman. Meron na. Pero yes. Natanggal ko na yung pait. Ay! Hindi. Ano kay Joros, ha? Ano naman yung greatest lesson na natutunan mo kay Ketchup? Meron ba? Hindi, meron. Kasi Ketchup kasi yung sa buhay kung paano niya nakikita. Kumbaga, malalim na tao to eh. Akala niyo lang parang lang siya, tatawa-tawa. Akala nyo may kapag malapit na yung bare months, nakikita nyo siya. Ay, hindi, si Jose Marichan pala. Uy, hindi naman. Nasingit eh. Minimiro ko kasi na hawig niya. Hindi, si Ketchup, siya yung parang ang kuya namin eh. Parang kuya, kasi siya yung pinakamatanda mag-isip sa amin. Yung mga payo niya, kumbaga siya yung may wisdom sa mas una siya nagkaroon ng wisdom sa amin lahat. Ako noon, nagkaroon akong wisdom, pinabunot ko lahat. Tabingi eh. In general, itong sinasabi ko, kasi hindi lang specific na situation. Maraming panahon na sinasabi sa trabaho, sa kung paano ayusin yung mga problema, yung mga ganung bagay. Okay. Wow!